Bakit ka nalulungkot? Bakit nanlulupay-pay? Ang araw mo'y di pa tapos. Para sa'yo'y may bukas pa. Pasanin mong sariling krus at maglingkod ka kay Jesus. Siyang tanging buhay mo, puso niya ay para sa'yo. Tumingin ka sa langit pagkat naroon ng pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya ay malapit na. Awitin mo itong awit, pagdating niya ay malapit na. Sa mundo'y sadyang ganyan, palagi ang kabiguan. Ngunit manan na ikarin kung si Jesus ang susundin. Sarili huwag mong asahan, pagkat walang magagawa. Siyang tanging buhay mo, puso niya ay para sa'yo. Tumingin ka sa langit at naroon ng pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya ay malapit na. Awitin mo itong awit, pagdating niya ay malapit na. Tumingin ka sa langit, pagkat naroon ng pag-asa. Ang mga bagay sa lupa ay nagdudulot ng luha. Tumingin ka sa langit, pagdating niya ay malapit na. Awitin mo itong awit, pagdating niya ay malapit na. Ulitin mo itong awit, pagdating niya ay malapit na.
amin na mahal na mga kaibigan. Isang magandang gabing muli sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa isang napakagandang paksa na atin pong tutunghayan sa ikatlong gabi ng atin pong pag-aaral may kinalaman sa pagtuklas ng tanging pag-asa. Dahil ang ating tema, tuklasin ang tanging pag-asa. Kaya ngayong gabi ay ikatlong gabi na po natin at ako'y nagagalak na muli kayong makasama sa atin pong pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pinagmumulan ng tanging pag-asa. At kagabi, kung inyo pong mapapansin at inyo pong maalaala ang ating pinag-aralan, may kinalaman sa pagtuklas patungkol po sa paglalang na walang iba kundi ang manlalalang na Diyos na siyang nating pag-asa. At siyang manlalalang na Diyos, makapangyarihang naglalang ng buong sanlibutan at lahat ng mga bagay, ay meron ding kapangyarihan upang lalangan tayo ng bagong puso at bagong buhay. Ngayong gabi, kaibigan, muli kitang inaanyayahan sa isa na namang paksa na ating pag-uusapan na ito ay napakahalaga ang may kaugnayan sa isang masayang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon bilang bunga sa isang natatanging pag-asa. Ngayong gabi, ating ipagpapatuloy ang pag-aaral na ito sa pamamagitan ng unay pananalangin. Inanyayahan ko po kayo, mga kaibigan, na tayo po yung manalangin. O Diyos na dakila, kayo po na Diyos naming pinaglilingkuran, ang may akda ng pag-asa, bilang isang taong nabubuhay sa pag-asang iyon, kami po'y magagalak na sundin ang inyong banal na kautusan. Tutunghayan namin at muli naming tutuklasin ang napapaloob sa mga bagay may kaugnayan sa inyong banal na kautos at mga kautusan. Ang kapangyarihan po nawa ng banal na Espiritu ang siyang maghari sa aming mga puso at buhay. Pangunahan niyo po ang aming mga kaibigan, buksan ang puso't isipan upang ipamuhay po ang inyong mga salita at linisin po ang aming mga pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Kumusta po ang inyong kalagayan? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at yan po ang aking dalangin. At sa ating pagpapatuloy, katulad ng aking nabanggit, ating pong pag-aaralan ngayon ang may kaugnayan sa isang masaya at maligayang pagsunod sa banal na kautusan ng ating Panginoong Diyos bilang bunga ng isang anak ng Diyos na naroon sa isang natatanging pag-asa na walang iba kundi ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang common desire ng tao ay magkaroon ng kaligayahan o kasiyahan o kaya naman ay kapayapaan sa buhay? Ito ang minimiti ng lahat ng mga tao. Ang magkaroon ng kaligayahan, kasiyahan o kapayapaan sa buhay. At ako'y naniniwala na ganun din po ang inyong minimiti, ang inyong ninanais. Ang magkaroon po tayo ng maligaya at tahimik o mapayapang buhay. Subalit, tatandaan po natin, kadalasan ay nagkakamali po tayo kung saan at kanino natin hahanapin ang kaligayahan o kapayapaang iyon na ating minimithi. Dahil po kung ating pong titingnan ang mga material na mga bagay na makukuha dito sa mundo ay nagbibigay din ng kaligayahan. Subalit, pakakatandaan po natin, kaibigan, na ang kaligayahang pansamantala na dulot ng mundo ay kadalas ay nagdadala ho ng dusa at kalungkutan at maging kamatayan. Kaya hindi ligtas ang maging maligaya, masaya at mapayapa sa mamamagitan ng makumundong mga bagay. Kung magkaganon na hindi ligtas ang maging masaya at maligaya at mapayapa
sa makamundong mga bagay, saan ho tayo makakasumpong ng tunay na kaligayahan bilang isang tao at kasama ang ating pamilya? Ang kasagutan po ay inihanda ng Banal na Kasulatan sa Aklat po ng Kawikaan 29:18, at ito po ang sinasabi ng Biblia, kaibigan ko. At ang wika, siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Aho, hindi po pala sa pamagitan ng makamundong mga bagay ang pagiging maligaya sa pamumuhay sa Panginoon, kundi ang pag-iingat ng kautusan ng ating mahal na Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang ating pinag-aaralan ay ang pagiging maligaya o pagiging masaya sa pagsunod sa kautusan ng Diyos bilang bunga ng natayo ay nakamtan natin ang tanging pag-asa na walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At ngayon ay malinaw na sinasabi ng Banal na Kasulatan na ang pagsunod, pag-iingat ng kanyang kautusan ang nagdadala sa atin sa kaligayahan. Ang utos po ng Diyos ay nagtuturo ng tama't mali, walang hanggang alituntunin na nababagay sa lahat ng uri ng mga tao sa lahat ng panahon. Ang basihan po para sa kaligayahan ng bawat tao at ng bawat pamilya, kaligayahan at kapayapaan ng bawat isa. Yan po ang utos ng Diyos. Nagdadala ho ito sa atin upang tayo ay turuan sa tama't mali, nagdadala sa atin sa pagkakaroon ng walang hanggang alituntunin na ito ay nababagay din sa lahat ng tao at lahat ng panahon. Ito po ang basihan ng ating kaligayahan at kapayapaan bilang tao at bilang mga pamilya. Kaya nga ang kautusan ika ay gabay kung paano maging masaya. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, "If you know these things, happy are ye." Kapag alam po natin ang mga bagay na ito, ang sabi tayo magiging maligaya. Ano pong sinasabi ng Biblia tungkol sa kautusan ng ating Panginoong Diyos? Ang likas ng kautusan, una, sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat mo ng mga taga-Roma, Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Kaya nga, ito'y nagdadala sa atin sa isang kaligayahan at sa isang kapayapaan sapagkat ito ay banal. Dahil ang may akda ng kautusan ay banal, ang ating Panginoon. Kaya ang kanyang kautusan din naman ay banal, mga kaibigan. Ang may akda ng Biblia at ng pag-asa natin ay ang Panginoong Diyos na banal, kung kaya ang kanya rin namang kautusan ay banal. Dahil yan ang po ang pagkawika sa Banal na Kasulatan at ito po ay matuwid pa at mabuti. Pangalawa, ang sabi po sa Awit 111:7-8, lahat niyang mga tuntunin ay tunay, nangatatag magpakailanman. So, kapag titingnan natin ang banal na kautusan ng ating Panginoon, tiyak ang ating pag-asa, tiyak ang ating kaligayahan at kapayapaan sapagkat matatag at sigurado. Sabi nga ng ilang mga tao, saan ka pa? O ibig sabihin ay, saan pa nga tayo? Ay di doon na tayo sa kautusan ng ating mahal na Panginoon sapagkat ito ay tiyak, ito ay matatag. Walang makapagbubuwag nito, walang dudurog nito. Walang dapat tumangkang sirain ito dahil ito po ay tiyak at matatag. Ang sabi pa sa Awit 19:7, ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli ng kaluluwa, ang patutunang ng Panginoon ay tunay na nagpapapantas sa hangal. Ang kautusan ng Diyos ay perpekto o sakdal. Dahil ang Diyos na lumikha nito, ang Diyos na nag-ika ay siyang nagtatag ng kautusan ay sakdal at perpekto. Kaya napaganda ang mga ika ay likas ng kautusan. Banal, matuwid, sakdal. Opo, perpekto,
Kaya wala tayong dapat ipagduda na ito'y ating sundin, na tayo mabuhay sa kautusan ng ating Panginoon. Ang utos ng Diyos ay mga lituntunin para sa masaya at matatag na pamilya. Mga kaibigan, mayroon bang masamang layunin ang Diyos kung bakit kanyang ipinagkaloob ang kanyang kautusan? Wala ho, dahil ang layunin niya, magi tayong masaya at magi tayong matatag. E sino ho ang aayaw na sambahayan para ipamuhay ang kautusan ng Diyos, na ang dala po nito ay kapayapaan at ang dala ho nito ay kaligayahan? Kung naniniwala, nais nyo ring maging masaya at maligaya. Ang susi, tayo'y mabuhay ayon sa kautusan ng ating Panginoon. Now, saan po na isulat ng Diyos ang kanyang utos? At nang sa ganun ay alam natin na ito nga'y totoo. Exodo 31:18, pagkatapos ng makapagsalita ang Diyos sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moises ang 2 tapyas ng tipan, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. Malinaho na ito'y totoo, hindi kwento-kwento, hindi iniimbento lamang, sapagkat tunay na ang daliri ng Diyos ang sumulat sa 2 tapyas na bato. Ito po ay mga prueba na dapat maging matatag ang ating pananampalataya ng kautusan ng ating Panginoon ay tunay. Ano-ano po ang mga utos na ito ng ating Painong Diyos na isinulat nun sa tapyas na bato? Simula natin sa Exodo 20, talatang 3, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, ang sabi ng Panginoon. Pangalawang kautusan, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ang anumang anyong nasa itaas ng langit o nasa ibaba ng lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, aking dinadalaw ang katampalasanan sa mga magulang at sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko naman ang kawan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. At ang pangtatlo, ang sabi po sa Exodo 27, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aari ng Panginoon na walang salang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ito hong ika-4 ay isang napakahalaga. Exodo 28:11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na ikaw ay gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Napakalinaw pong sinasabi na sa 7 araw, tayo po ay mamamahinga, tayo po ay sasamba sa Panginoon, tayo magkakaroon ng kapangilinan. Dahil sa araw na yan ay tayo hindi gagawa. Sabi, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae ang iyong aliping lalaki, babae ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob na iyong pintuang daan. Sapagkat nilalang ng Panginoong Diyos ang sanlibutan, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at lahat ang naroon, at nagpahinga sa 7 araw na anupat kanyang pinagpala ang 7 araw. Yan po ang bahagi natin sa Panginoon. Yan po ang bahagi ng ating pag-ibig sa Diyos. Ang mga nabanggit na naunang 4 na mga utos. Ano naman ang bahagi natin sa ating kapwa? Exodo 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang iyong araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Exodo 20:13, huwag kang papatay. Exodo 20:14, huwag kang mangangalunya. Exodo 20:15, huwag kang nanakaw. Exodo 20:16, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. And Exodo 20:17, huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa, ang iyong aliping lalaki o babae, ang kanyang baka, asno at anumang bagay na pag-aari ng iyong kapwa. So napakalinaw ho na ang kautusan ng Diyos ay may mabuting layunin sa atin, upang matuto tayong mahalin ang Panginoon at mahalin ang ating kapwa. Kung hindi natin sinasaktan ang Diyos, tinutupad natin ang kanyang mga kautusan. At kung tinutupad natin ang kanyang mga kautusan, hindi natin sinasaktan ang Panginoon. Kung hindi natin sinasaktan ang ating kapwa, tinutupad natin ang kanyang kautusan. At kung tinutupad natin ang kanyang kautusan, kaibigan, hindi natin sinasaktan ang ating kapwa-tao. Ano po ang mga layuning ito ng kautusan na nais ipahiwatig ng Diyos sa atin
bilang mga taong nasa ilalim ng tanging pag-asa. Roma 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, walang tao na ituturing na ganap sa paningya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan, ang pagkakilala ng kasalanan. Opo, totoo na ang kautusan ay hindi ang nagliligtas at naglililis sa ating mga kasalanan. Subalit ang kanya pong gampanin sa atin, ang tayo po ay ihatid sa Panginoon. Ang tayo po ay paalalahanan sa ating maling gawain. Di po ba kapag ka ang kautusan ay pinahalagahan natin, nagsasabi sa atin kung ano ang ating masamang ginawa laban sa Panginoon. At sa pamagitan nito tayo naman ay aakayin ito upang lumapit kay Jesus, humingi ng tawad upang linisan tayo sa ating pagkakasala, nasumpungan nating muli ang tanging pag-asa dahil tayo po ay inakay ng kautusan sa Panginoon. Dahil siyang nagpapaalala sa ating maling gawain. Ano po ang dalawang mga bahagi ng kautusan? Ito po ang sinasabi. Ang una, ang sabi, ay iyong mamahalin ang Panginoong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong kaluluwa, ng iyong buong kaisipan. At ito ang una at dakilang kautusan. So yun pong nabanggit ko na unang apat na mga kautusan na patungkol sa Panginoon, yun po ang tinatawag na unang bahagi ng dalawang kautusan. Okay? Na sinasabi ng ilan, dalawa na lang daw ang kautusan. Nauwi sa dalawa. Pero kapag ka inisa-isa mo, nandun pa rin sa 10 mga kautusan. Ang pangalawang bahagi ay ito. Ang sabi po sa Matthew 29:37-40, at iyong mamahalin o iibigin ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. At ito po ang mga kautusan na kung saan ay ipinahayag ng mga propeta. So, ito po ay dalawang kautusan na kung saan ay nauwi sa, o 10 kautusan nauwi sa dalawa, pero nandun pa rin, kumbaga ay binuod lang para maunawaan nating lubusan. Pero 10 pa rin po ito kapag ating pong iniisa-isa. So mga kaibigan, makapapamuhay po ba tayo sa tunay na pamumuhay Kristiyano na kung saan ay may kinalaman dito ang pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon? Ibig sabihin, ang mamuhay sa tunay na pagiging Kristiyano, nabubuhay tayo sa pagsunod sa kanyang banal na kautusan dahil hindi naman po ito masama. Dahil ito'y banal, matuwid, at perpekto. Ang wika sa unang Juan 2:3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Napakaganda naman po na ito ay nagpapahiwatig na kilala natin ang Diyos dahil tayo ay tagatupad ng kanyang mga utusan. Kaya nga, mahalaga dahil po sa unang Juan 2:4, ang nagsasabi raw po na nakikilala natin ang Panginoon at di natin tinutupan ang kanyang mga kautusan, sinungaling at wala sa katotohanan. Kaya ito po ay mga prueba na tunay nating kilala ang ating Panginoon. At ang pag-iingat po ba at pagsunod sa utos ng Diyos ay kinakailangan pa po at mahalaga sa panahon natin ngayon? Roma 2:13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aaring ganap. Dito'y makikita natin na wag lamang po tayong tagapakinig, kundi tayo po ay tagatupad ng kautusan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang Panginoong Hesus mismo ang nagpahayag sa Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit. Kaya mahalaga ang pagganap. Ngayon ang katanungan, dahil si Jesus ay namatay para sa iyo, para sa buong mundo, para sa ating lahat, kung iniibig mo ba ang Panginoon sa kanyang ginawang malasakit sa atin. Tayo'y inibig na ng Panginoong Hesus. Minahal tayo niya nang gayon na lamang ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo maligtas dahil nga siya ang ating tanging pag-asa. Ang tanong, iniibig rin po ba natin siya, kaibigan?
ang prueba kung ating iniibig siya. Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kung mahal natin ang Panginoon, susunod tayo sa kanyang banal na kalooban. Kung iniibig mo siya, kaibigan, ngayon po ay pasimulan mo nang sundin ang kanyang mga utos, sapagkat makakasumpong ka ng kaligayahan at kapayapaan kasama ng iyong buong pamilya. Yan ang ititiyak ng Diyos sa gabing ito. Dahil kaibigan, ang tanging pag-asa, ang ating Panginoon, ang masumpungan ng tanging pag-asa ay siyang aakay sa atin patungo sa isang maligayang pagsunod sa banal na kautusan ng ating Panginoon Diyos. Hindi nagiging pabigat ang pagsunod sa kautusan ng Diyos kung tayo ay naroon na sa tanging pag-asa na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo, dahil magaan sa atin ang sumunod at maligaya ang sumunod dahil nagdadala sa atin ito ng kapayapaan at kasayahan. Kaibigan, nais mo bang makamtan ang kaligayahan at kasayahan? Manatili ka sa pag-asa, sa tanging pag-asa na naroon kay Kristo, at sa pamamagitan nito, malaya kang masusunod mo ang banal na kautusan, dahil ito ay mapapanatili ang kaligayahan at kapayapaan sa ating pamilya at sa ating buong buhay. Kung nais mo makamtan ito, sundin mo ang kanyang mga kautusan. Mahal ka ng Diyos, mahalin mo rin ang ating Panginoon. Mahalin nating lahat ang Panginoon sa pamagitan ng pagtalima sa kanyang mga utos. Ganyan po tayong nabubuhay sa tanging pag-asa. Kaibigan, kung yan ang iyong tugon, muli kong inanyayahan ikaw at lahat ng mga tagapakinig na tayo muko sa isang maikling panalangin. Mapagmahal na Diyos, kayo po ang Diyos na lumikha ng banal na kautusan. Kung kaya ito'y banal at ito ay sakdal at matuwid. Kaya Panginoong Diyos, walang dahilan upang kami po ay hindi sumunod sa inyong banal na kautusan. Dahil ito'y pagpapahayag ng aming pag-ibig. Ito'y pagpapakita na kami ay maligaya bilang mga taong na mayroong Diyos na kinaroroonan ng tanging pag-asa. At kami po ay magkakaroon ng kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan kung mananatili kaming nagsisipagtalima sa inyong banal na kautusan. Mahal na Diyos, pagpalain ang aming mga tagapakinig sa gabing ito at lahat po ng aming mga kaibigan sa kanilang mga tahanan. Muli kami magsama-sama bukas ng gabi at linisin po ang aming mga kasalanang nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Mami na mahal na mga kaibigan, maraming salamat sa inyo pong muling pag-antabay sa atin pong palatuntunan na tuklasin ang tanging pag-asa. Sana'y natuklasan natin ang pag-asa kay Jesus na aakay sa atin sa pagiging masunurin sa kanyang banal na mga utos. Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos at pong may kapal. Magandang gabi.